paano makakaapekto ang pagpasok ng ex ni Elise na si Jerome sa namumuong samahan nila ni McCoy. At ano nga ba ang saloobin ng ibang housemates tungkol kay Jerome at sa pinagdaraanan ni Elise? Papasok na rin nga ba si JK sa loob ng bahay ni Kuya? At ano ang kinalaman niya kay Jerome? Huwag palalampasin ang mga eksklusibong kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. Dito lang sa PDB Lucky Season 7, mga kwento ng celebrity housemates. Walang kaalam-alam si Elise at ang ibang celebrity housemates na ang misteryosong tagapaghatid ay ang unang Jay sa buhay ni Elise, si Jerome na nais makausap si Elise. Pero bago magawa ni Jerome ang kanyang layunin, kailangan niyang makapasok sa loob ng bahay na hindi nalalaman ng girls, lalong-lalo na ni Elise. At ang magiging kakuntsaba ni Jerome sa kanyang misyon, si McCoy at ang boys. Para maipuslit ni McCoy si Jerome mula sa secret room papunta sa boys' bedroom, nagyaya si Nonong sa labas ng bahay. Dito tayo sa labas! Nang nasa labas na ang lahat, si McCoy agad na pinatakbo sa shower room si Jerome. At nagtagal, bakit dito? May pagkakataon agad, kaya po pinapunta ko na agad sa boys' room si Jerome po. O dito, dito, dito. Wala kang gusto. Tubig, ano? Pagkain. Alam mo na ano gusto. Pag nakita po sila, di ko po alam yung magiging reaction ni Liz, kung magiging masaya or malungkot. Sana po makatulong sa kanya yung task. Para malinawan na po sila sa isa't isa. Para magkaroon na ng closure sa kanilang dalawa. Jerome. No. Oras ng pagtulog sa boys' bedroom, nakilala na rin ng ibang boys si Jerome. I don't know what situation they are in their relationship, but it is brave. Kasi to create all this scene and to come to the house and stay, he really have the intention to be with her. Tabi na lang kayo ng boys. Uy, best! Dito ka na! Hey, pilaw pa! Kinaumagahan sa unang araw ng housemate sa bahay ni Kuya, si Nonong muntik nang makalimutan ang bisita. Isip ko'y yah! Si McCoy abala sa pag-aasikaso kay Jerome. Pagkatas ang basong tubig, tas ng toothbrush ka. Bro, hirap. Sige, ayaw. Yung arnola lang hinihintay ko, bro. Arnola rin. Gusto mo isang baso matulog pag kailangan mo? Parang nakakadiri ah. Nakakadiri ah. Tapos ano doon? Sabi doon sa ako. Ano choice eh. Sa oras ng pagpapalit ng lapel batteries, dapat papunta yung storage room ngayon para magpalit ng battery. Anong papalit siya? Kailangan ay paano mag-isip? Hindi, balik niya yung battery. Hindi, yun. Paano mo dadalhin yan doon? Si Nico nakaisip ng paraan para makapagpalit si Jerome ng baterya sa storage room. Nalalaki yung kwarto nila, ano? Bigger. Sa atin natin may lock eh. Tingnan mo sa kanila. May lock oh, ba? Oh, you guys have more bed than us. Yeah. Nalalakyan? Tingnan mo kay Deo. Naglalakyan? Wait lang. Ito ka sa amin naglalaki. Bawal di ba lakyan? Naglalak. Naglalak? They lock it. They can lock tingnan it. Tingnan ko ha. Sa amin kasi naglalak din eh. Habang nakakulo ang girl sa bedroom, tumaka si Jerome para makapagpalit ng baterya. Naglalak na? Automatic lock. Pero maganda sa bata ito pag grounded. Gina-grounded nila. Ikaw ba may check mo pag... Sorry na ako. Kali mo acting ko para sa group. Ano yung pagkakagawa dito? Bes, si Ma'am Charo, mag-o-offer na. Buksan mo ang pinto at lalabas ako. Good acting, ha? Yeah. Hi. Supporting ako. Ito naman. Si McCoy naman ang nakaisip ng paraan para makaligo si Jerome. Kunyari, ma-aksidente ako. Parang basta sisigaw ako ng malakas na malakas. Oo nga, pero kasi wala naman. At sinimula na nga ni McCoy ang pagiging best actor. Ah! Uy! Si McCoy! Ang nangyari? Saan yung tumama yung ulo mo? Uy! Basa kasi, walang tsinelas eh. At nung makasigurong nasa labas na ang lahat ng housemates, agad na tumaka si Jerome para maligo.
Si McCoy patuloy sa pag-arte hanggang makabalik si Jerome sa boys' bedroom. Makalipas ang ilang oras, naghanda na ng tanghalian ang housemates. Paano ko yung tinatanggal yung betel? Ay, teka lang. Hindi ko gagawin natin. Salt ba? Asin. Gusto mo, ano, sprayan kita ng asin? Mawala yung bitterness. Mawala yung bitterness. Uy! My bitterness is killing me. I'm not. I'm still the lady. Still the lady. Magtataka lang po kay Elise, kuya. Kasi, sabi po niya, pagkakalam ko, nakatatlong boyfriend daw po siya o minahal, sabi niya. Pero ang una daw po si Jerome. Bakit hindi po siya nakaka-move on sa nangyari sa kanya kay Jerome? Kadalasan po kasi, kuya, dun ka sa last mong karelasyon ang hindi pa makaka-move on. Kasi yun yung huli. Bakit sa una pa rin siya hindi makaka-move on? Ay, di, ibig sabihin, kuya, hindi pa nga po siya nakaka-move on. So parang kawawa naman po yung pangalawa at pangatlo niyang boyfriend. Habang nagtatanghalian, si McCoy naman ang napagtripan ni Nono. Kawawa naman si McCoy. Yakapin mo, Ed. How many? Hindi, magpapagnayakap ka na Elis, mawala yung sakit. Ano naman? Tatalon-talon ka, ganun tatakbo ka na naman sa labas. Parang feeling ko mas may connection na po sila sa ngayon. Pero hindi ko po alam kung may feelings po eh. Siguro po parang comfortable. Mas comfortable na po sila sa isa't isa. Ngayon po. Maya-maya, narinig ng lahat ang hudyat ni Kuya para bumulot ng panibagong bola ng kapalaran mula sa Tambiolo. Sino may ano swerte sa inyo? Food! 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 Uy! No! Uy! Ay. Mula sa oras na itatakda ko, kayong mga girls ay hindi makakakita. Habang nasa confession room ang girls, sinamantala ni na McCoy na pakainin si Jerome. Kain mo na kainin ako anong mga... Para naman. Kumain ka na. Dito. Para akong... Yan. Di ka kita. Meron ba kayo nakikita dyan sa harapan nyo? Ngayon na? Buksan nyo na. Huh? It is? It is. It's... Grabe. Pero... Ang asim. Uy, kuya, wala talagang lusot to. Oh my God, there's nothing. Kuya. Good luck to us. Makalabas na kayo. Wait, Susunod! Walang sagot sa tanong kung bakit ka may raga. Smart mo ito. Papantayin sa mga. Walang sagot sa tanong. Pasok na, dali. Ini-enjoy ko pa lang. Paglabas ng girls, agad nagsimula ang kanilang hamon. Ang kulit eh, no? Gagawin natin kung ano nabunot eh. Ayan. Oh my God. Here. Food, please. Ayan. So just follow Elise. Gumagalaw na yung oras. Uy! Ano yan? Teka, naka-blindfold sila. There's a time? Oo, meron. 4 hours. 4 hours? So, iharap kita sa pagkainan. Ito it's yan. It's closer to you. No. Before, yes, I will take it out this potato skin. Thank you. Dindo, Yasi. Kasi it's candy. Very helpful. Si McCoy binalaan ang tila nagnanais na lumabas na si Jerome. Yeah, okay ka na mga boss. Huwag ka na lumapit kasi ang ipapa mo. To be honest po, kuya, na-awkward po ako. Sala na to. Gusto mo magbasa ng libro? Ito to po, ano? Saan ito? Halika na, wait lang. Si McCoy may naisip na pakulo para aliwin ang girls. Okay. Amoy naman. Wala niyong sinasabi na. Oo, wala niyong sinasabi. Go! Amoy lang. Amoy. Bango! Wait, maamoy. Where is it? Where's oh my God! Wait! Isa pa. Oh I didn't smell! Hindi ko masyado naamoy eh. Ako rin. Ilang saglit pa si Elise, kinailangang magbanyo. Sige, pasok na ako kayo. Doon na si Doktor. Sir, mag-wiwi. Opo, doon na. Doon na. Okay. Sigaw ka na lang, ha? Yes.
Since I'm 7 years old, Mama told me, make yourself some friends or you'll be lonely. Boy, boy. Once I was 7 years old. Sumay ko lang mag-aalay. Na sabi ko sa kanya na alalayan mo din si Elise, parang hindi niya kaya. Na-feel ko din sa kanya na awkward din siya. Kasi kung wala lang din naman sa'yo, kaya mong alalayan. Nasaan sila? Nasa sala. Maya-maya ang boys nakaisip ng bagong katuwaan para sa nakapiling na girls. Ito, kind of ball. Yung violet na bola, ha? Oh, sige. Okay. Patago na namin ito, ha? Dito, dito ang starting line, dito. Ito, last na po. Ready na? Dito, ito, 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 narinig mo ang score. Umaga, umaga, umaga! Aray! Umaga, umaga! Ano? Ay! Ay! Pagkatapos ng hanapan ng bola, hanapan naman ng kapareha ang naisip ng housemates. Ready ka na, Yasi? Ready. Ano magsasalita? Okay, sige. Right, right. Opo, sobra naman! Grabe, grabe naman to. Nakapag-premera ka muna. Diretso, diretso. Up, left, left. Diretsoin mo lang yan, diretsoin. My chair, my chair! Mag-ride ka na, right. Mag-ride ka na. Yan, yan. Ayan na, ayan na. Down. Kakaalis dyan, dyan ka na, dyan ka na. Next, tayo ka na, Elise. Diretso. Oh, diretso, diretso. Diretso. Diretso lang. Diretso. Up! Stop! Right. Diretso. Ayan, ayun. Oh, Jinri, you will find Ideo. Tagal, tagal din nawala ng galit. Tanong ka, ma. Maya-maya ang housemates kinailangan magpalit ng baterya. Si Jerome tila pinagkakatuwaan pa si Elise. Akbang na malaki-malaki. Yan. Diretso lang. Diretso lang. Oo, oh, kung panahin lang. Uy, what's... Ay, sorry. Nalanadyakam ako eh, kanina pa. Habang nagpapahinga ang girl sa sala, si Jerome pasilip-silip mula sa kwarto. Never think about my wedding. Huh? Inside what? Here? So it's inside the house. Oh my God. What do you mean, Yasi? No, it's up the doorknobs. Wala. Napa? Do you hear anything? Yasi naman eh. Okay, shy. Okay. Let's continue talking. Sige. Hello, like oh my God, it. Is someone whispering? No. I'm so paranoid now because of Yasi. Oh my no. God. Uy, wala kasi, guys. Calma. Susunod, babukling na kaya ni Elise ang pananatili ni Jerome sa loob ng bahay. Ay, Jerome! Jerome. Ingayon. Si Kuya, sinalubong ang bagong dating na si JK na may kinailangang tapusin na kompromiso bago pumasok sa bahay. Maligayang pagdating sa bahay ko dito sa Pilipinas, JK. Salamat po, kuya. Kamusta ka? Eh, miss ko na po yung ano, mga kasama ko sa loob ng bahay po. Excited po ako kasi ito ko talaga yung ano, eh, parang gusto ko puntahan. Yung parang dito talaga sa bahay nyo in the Philippines. Mayroon akong ipapaalam sa'yo. Sa loob ng bahay ko ngayon ay may isang bisita. Meron siyang kinalaman sa isa sa mga housemates niyo. Gusto mo na siyang makilala? Sige po, kuya. Samantala sa living room... Ay, dati. Jerome! Jerome. Wait. Yun yung pangalan sa ano eh. Dun sa tubig at langis. Ay, oo! Yun nga yun. Si Nico po. Tinawag po ako. Una ko pong inisip is si Elise po. I don't think na naisip niya na nandun po ako. Naisip niya lang is binanggit lang ni Nico para mangasar lang po sana. 20 minutes! 20 minutes! Yo, what's up, bro? Uy! Magkakilala na ba kayong dalawa?
Opo, Kuya. Most of the time, nagkikita kami sa ASAP po. ASAP. Maya-maya ay binigay na ni Kuya ang kondisyon para muling makapasok sa bahay si JK. Para makapasok si JK sa loob ng bahay ko, kinakailangang makilala siya ng mga girls. Pero kasabay nito, ganun din ang gagawin sa'yo, Jerome. Parehong ipapakita ni Kuya sina JK at Jerome sa housemates. Kapag nagtagumpay ang housemates sa pagkilala sa kanila, makakabalik na si JK sa loob ng bahay habang malaya namang makakasalamuha ni Jerome ang lahat, lalo na ang pakay niyang si Elise. Panalangin mo na hindi ka makilala ng mga girls. Pwede kaya po muna mag-CR. Sige. Ano ba nararamdaman yung dalawa? Kinakabahan ako for you. Ayun, ako kinakabahan. Makilala. That's why kailangan mo mag-shave. Sige, Jerome. Gawin mo yung nararapat. I just need to... Oh, Sorry, bro. Hindi. Lawan! Pinapa-OA mo. Nakabahan ako, bro. Time. Unang sumalang si Jinri sa pagkapaki na JK at Jerome. Go. Just your hand. Okay, person two. Do I even know this person? Pagkatapos ni Jinri, sunod na sumabak sa hamon si Yasi. Handa ka na? Apo, Kuya. Para pong si JK, kulat po yung bangs. Okay, person two. Sino siya? Tangkad. May sino po. Gerald Anderson po. Huling sumubok si Elise na kilalanin sina JK at Jerome. Elise, upang tuluyan silang makapasok sa bahay ko, susubukan mo silang makilala. Papahawak ko muna sa'yo ang mga kamay nila. Okay po, Kuya. Please, susunod ko yung papahawak ay yung buhok nila. Okay na po, Kuya. May hula ka na? Kung sino si person one? Hula ko po, Kuya, si JK. Sino si person two? Kuya, parang si Jerome po. Abangan bukas! Why do you want to talk to me? Ano gusto mo gawin ko? Kalimutan niyo lahat. Saan nga kaya hahantong ang pinakahihintay na pagtatagpo ni na Elise at Jerome? Sundan yan bukas sa PBB Lucky Season 7, mga kwento ng celebrity housemates.